Commodore J. Tariela po ang spokesperson ng Philippine Coast Guard for West Philippine Sea. Nasa ating linya ngayon. Good morning po, Commodore. Good morning, Sir Ted and DJ Cha at sa mga taga-subaybay niyo po, Sir Ted. Opo, ang reaction po ng iba dito po sa pag-pull out natin sa Teresa Magbanua ay kung bakit wala agad karelyebong barko doon po sa Escoda Shoal. Ano po ang inyong masasabi doon? Well, una sa lahat, Sir Ted, no? The response of the Commandant regarding that question yesterday is that we don't intend to disclose to the public the operational details of our operation. But it doesn't mean na hindi tayo nag-deploy. I just don't want to confirm nor deny whether additional vessels were deployed immediately after we directed Teresa Magbanua to go back to the port. So, hindi nyo makumpirma o mapabulaanan kung meron pa ho ngayon nandoon na barko papunta sa Escoda Shoal to take the place of Teresa Magbanua, is that it? Yes, Sir Ted. No? But again, these are operational details. But okay. Let me also stress the fact, Sir Ted, no? Na ang pag-alis ng Teresa Magbanua doesn't mean we have already abandoned Teresa Magbanua. Sabina Shoal. I think there's a misconception, Sir Ted. Ang buong Sabina Shoal or Escoda Shoal is 137 square kilometers. In short, for us to visualize how big that is, that is the combination of cities of Manila, Caloocan, Nabotas, and Malabon. That 137 square kilometers. Ngayon kung ang tanong, baka hindi na tayo makapasok kung sakaling dumating ang Coast Guard vessel natin dito sa loob ng Escoda. I think that's very impossible to happen, no? Para maharangan ng buong Chinese forces ang ganong kalawak na total area. Additional na tanong, baka sabihin nila, eh bakit nung nakaraan nahaharang ang Coast Guard? It's because they have already pinpointed kung saan tayo dadaan, no? Dahil papunta tayo ng Teresa Magbanua. But when we talk about the entire Escoda Shoal, there are different areas where you can enter. Unlike Bajo de Masinloc, na lagi naman ikinukuparati ng iba, no? Na this is just another Bajo de Masinloc. This is completely different. Bajo de Masinloc, if you go inside the lagoon, there's only one entrance point. That is the southeastern entrance point. But Escoda Shoal, this is 137 square kilometers. And there are two different lagoons where you can pass through in different areas. Mm-hmm. Opo. So, yung nga po, no, Commodore, nangangahulugan nga, na hindi natin isinasantabi yung posibilidad na ngayon po, as we speak, may barko ngayon doon sa area ang Philippine Coast Guard. Ganun po, simply said, right? Yes, Sir Ted. Sige. Again, it's because of the very bad weather condition yesterday. The past days, that's also one of the main reasons why we directed Teresa Magbanua to go back because of her questionable seaworthiness dahil sa tinamu niyang damages nung nakaraang August 31. But it doesn't mean na wala tayong barkong ipinadala. Again, these are just operational details. But definitely, the public would know the moment that the Coast Guard vessels are once again in position and patrolling those areas. Opo. So, sir, ang Teresa Magbanua po ang pinakamalaking barko ng Coast Guard, hindi ho ba? Meron, ano ho ang pinakasusunod ritong laki ng barko? Ang pinakamalaking barko natin, sir, is Teresa Magbanua. It has a sister ship, Melchola Aquino, 9702. And then the next one is yung BRP Gabriela Silang. It's also 83 meters. Okay, so yung Melchora Aquino ho, ang kapareho ng barkong ito. Sa ngayon po, sir, ang Melchora Aquino, nasaan? Melchora Aquino has different areas to cover, Sir Ted. And also the same thing with Gabriela Silang. We also have to understand the fact, Sir Ted, na, you know, with this limited large vessels, it also covered different areas of our waters. But definitely, there are strategic adjustments that we can come up with. If you are implying that we can perhaps bring another 97 meter, that's also another possibility, Sir Ted. But again, these are not certain statements from me dahil these are operational details. Okay, sige po. So sir, ito hong mga tauhan ng Teresa Magbanua, ang report po ay kakapusan ng pagkain at tubig
kaya may mga nanghihina. Ano hong kahulugan nito? Hindi ho talaga nakapag-resupply ang ating mga tropa sa mga tripulante natin na miyembro ng Philippine Coast Guard sa barko, kaya nangyari itong mga ito? Yes, Sir Ted. It is an open book naman sa ating publiko, no? Ng national government did a lot of efforts to do the resupply. And then the last successful resupply mission that we had was August 28. Ito yung helicopter airdrop na kung saan it is only very limited. It was only a total weight of 300 kilos. So, kung ang tanong, bakit hindi tayo nag-attempt ng another airdrop na ganyan ng mga nakarang araw na naubusan sila ng pagkain the past days? Again, we go back to the weather condition. I mean, people from Palawan can attest how bad the sea condition and the weather condition in the entire province of Palawan. Mm-hmm. So sa ngayon po na walang, so far ano ho, sabi nga ninyo, hindi kayo makapaglalahad ng operational details dito. Pero kung ang assumption namin eh wala ngayong barko doon ng Coast Guard sa area, yung pong binabanggit kasi nga na dahilan kung ba't sila naandoon eh para bantayan, kasi may ginagawang mga paglabag ano sa mga batas at illegal itong Chinese Coast Guard. Paano ngayon doon sa lugar? Well, let us put this way, Sir Ted, no? Ang kapangitan ng panahon sa buong Escoda Shoal doesn't make the Chinese forces also invincible. Okay. The weather that we are experiencing is also the same bad weather condition that they have experienced in the past days. Opo. Sige po. So sir, sa ngayon itong ating mga tripulante, no, itong mga tauhan ninyo na sakay ng Teresa Magbanua, ilan po lahat ito at ilan po ang mga may sakit na kinakailangan po ng medical attention at paano po ang deployment nila ulit? Well, Sir Ted, the total number I won't disclose, but as you can see from the videos nung pagdating kahapon, marami itong tropa natin na to na crew ng Teresa Magbanua. With those people who needed medical care, tatlo ang ibinaba natin dito na naka-dextrose because they were dehydrated and lacked proper nutrition. Mm-hmm. As what was related by the commanding officer yesterday, they have been eating lugaw for the past 3 weeks already. And then also for water. Alam mo, Sir Ted, ang Teresa Magbanua 9701 is a modern vessel. May desalinator capability ito eh. Na mag-convert ng seawater to fresh water. But because of prolonged stay sa Escoda Shoal, nangangailangan na ito ng bagong filters to produce fresh water. Mm-hmm. So ang nangyari nito, Sir Ted, in the past few weeks already, dahil nagkaroon na ng problema ang desalinator, our personnel on board has to drink rainfall, rainwater. Iyan na ang iniinom nila. So there are instances na kung walang tubig, they also have to conserve water at some point. This is the reason kung bakit may mga tao tayo na na-dehydrate. As of this time, those people who are experiencing dehydration na binanggit naman ng doktor natin on board sa barko ay nag-undergo na proper nutrition and of course dextrose for them to support yung dehydration issue nila. Opo, opo. Naintindihan po namin kung gaano kahirap itong mission na ito at yung nga pong kinaharap ng mga hamon ng ating mga kagawad sa kaya ng Teresa Magbanua. Salamat po na marami, Commodore, sa inyo pong panahon sa aming programa at pagliliwanag po sa mga isyong ito. Salamat, sir. Maraming salamat po, Sir Ted. Thank you si Commodore J. Tariela, ang spokesperson po ng Task Force on the West Philippine Sea. Ang mga desisyon ngayon actually ho, dito mismo sa deployment na ito at galaw dyan sa West Philippine Sea ay desisyon ng National Maritime Council. Just for your information. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.